Ano yung pinapakinggan mo, tol? Isyo daw ba yun? Bitin daw dun sa torque. Bitin daw sa alis. Mas ano pa rin yun dati, babe? Sabi yan, di sa akin yun ang galing, ha? Ang ganda pala talaga ng block na ADB-1680S. And medyo na late lang, ngayon lang tayo nakairam ng unit. Pero matetest drive na natin siya, finally. Bibigay ko sa inyo yung final verdict kung talagang sulit nga ba ito, lumakas ba yung hatak. From 150 noon, nasatisfied tayo. But yun nga, diba, kulang lang ng konting torque and acceleration. Pero this time, 160 na siya, sulit na nga kaya talaga. Bibigay ko sa inyo yung aking honest review para sa test drive nito. Samahan niyo ako ngayong araw. Papalit na ako ng gears, tapos larga na tayo. Tara! Alright, Edises, ito na nga. First ride talaga to. Ayan, oh, pinapatest drive niya ako nung puti niya. Tinanggihan ko talaga kasi gusto ko genuine eh. Yung talagang first ride experience, hindi yung scripted na. So, kasama ko si OBR Lord eh, syempre. Kakabit ako na second cam para makita nyo. Medyo natagalan, ano, pinalipas ko lang muna ang panahon para mawala yung over-excitement natin sa motor. Pagka kasi over-excitement, puro, alam mo yon, hindi ganun ka-accurate yung mga pinagsasabi mo. Unlike kung medyo lumipas na, napahupa mo na yung excitement mo, mas magiging accurate yung mga pagsasabihin mo. Sakay ka nga, babe. Sakay ako. Sakay ka. Kunwari, ikaw yung driver. Shout out to Insta360, ano? Ayan. Ito na yung ginagamit natin ngayon. Ganda ng shot. First start. Let's go. Let's do this. So, syempre, as usual, I'm an under-tall person. Kaya ako ay, ano, tingkayad. Whew! Ganda ng panel. May ECG, alternating current generator. Ganda ng handlebar. Dahil nga naked, nakabitan ko agad na ang clamp. Ayan, tingnan natin gano'ng katibay ito ngayon. Ano yung pinapakinggan mo, tol? Issue daw ba yon? Issue? It's a normal issue. Ganun pala. Sa mga group mo yan, nakita, di ba? Sa mga group. Pati sa'yo, meron. Meron. Ito sa akin, meron. Meron din. May kuliglig daw, may kuliglig. Nagki-click. Yung aking Honda Click, nandyan lang yan. Hindi ko yan ipagpapalit dahil iba purpose nun. Sarap na sarap akong dalhin yun. So, meron tayong 2 bars na gasolina. Total, tingnan nyo naman, bagong-bago. 45 kilometers pa lang ang natatakbo. Oh, uy. Nanibago ko. Uy! Wow, nanibago ko sa handling ha. So, syempre, nasanay tayo sa NMAX, no? Nag-iba yung handling niya kasi kung makikita nyo yung handlebar, medyo mataas. Pero before ha, sa 150, nagustuhan ko to. Lalo na ng mga times na sanay tayo sa mga small na motor. Yung mga Mio, bagay na bagay to. Pag nag-jump kayo dito, let's say galing kayo sa Sporty, sa Fino, kagaya nun ni Brent kanina, galing sa Fino, kung gustuhan nyo to, hindi kayo maninibago. Ipe-play ko lang to isa. Ito pala naka-play eh. Yun. Uy, ang accurate ng ano niya, idling stop system ha. Nag-activate agad. Namatay yung makina para mas makatipid tayo sa gasolina. Less noise pollution as well. Sa ibang bansa, ano yan ha, pati yung mga sasakyan nila nakaganyan. Para pag nasa traffic light, nakaka-less tayo sa noise pollution and sa fuel economy na rin, syempre. Shoutout pala, no? Flex ko lang yung gamit kong helmet ngayon. Naka-ID helmet Spartan ako. 50 lang, available sa Shopee, Nedi Shop. Medyo traffic, sana walang traffic. Sunday pa naman ngayon. Yung bago ako, medyo mataas eh. Hindi ko pa nabibiret, no? Meron kasi mga nagsasabi na hindi daw ganun karamdam yung difference sa torque. Mamaya natin malalaman. Before kasi sa ADV-150, hindi ko rin talaga nararamdaman yung parang sumisipa na torque na may iwan kaluluwa. Tignan natin, may ganun silang sinasabi dito eh. Lagi na lang traffic dito. Pakabalik. Parang may issue ya sa ano. Start. Kailangan pa pang i-restart lagi. Okay, game. My weight is around 74 kilograms. Sobrang bumigat na. Ikaw, babe. 55? 74 plus 55. Do the math. 129 kilos. Pinagsama. Yun yung gusto ko matesting mamaya doon sa paahon. I will save my comment. Kakainis talaga pag traffic, no? Eh, yun yung fatsyo. Ganda, oh. Kulay pula. Sobrang tahimik. Grabe yung fatsyo. Wow, sarap pa rin talaga i-maneuver. Yun yung hindi nagbago sa ADV, ang sarap i-maneho. Sobrang daling i-maneuver, ang ganda ng balance talaga. Naked yung handlebar, swak sa aking driving habit. Ibago lang tayo ng konti kasi sa NMAX may pagka-relax, may pagka-touring eh, di ba? Parang sa PCX, gano'n. Panalo sa humps eh, no? Smooth na smooth kaming sumagasa ng mga humps dito eh. Taas ba naman ng ground clearance, tas ganda ng suspension. Well, the suspension, malalaman pa natin pag may tagtagan. Pero sa humps ha, super smooth. Parang yung tinutunaw yung mga humps. Try ka, ganun motor ko. Okay. Tatagaytay tayo.
Anong pangaramdam mo dyan sa upuan mo, babe? Yung pa rin, yung favorite kong ADB. Wow, favorite niya ang ADB daw. Ikaw mismo, hindi ka nakayoko. Wow, hindi daw ako nakayoko. Nahag kita ng maayos. Wow. Mas nakakayakap daw ng maayos. Ano? Pag naka-EDB ka, halos ayaw ka ng harangin ng garden, no? Pag naka-ano ako dito, maliit na motor, mga Mio, click, naharang ako dyan agad eh. May discrimination sa motor talaga, no, netizens. Pag malaki yung motor mo, tas mukhang mamahalin, elegante talaga. Saluduhan ka pa niya. Kinagamay ko pa, hindi muna ako magkokomento. Naamoy ko na ang aroma ng Honda. Wow! Wow! Yun ang gusto ko! Grabe, oh, sa mga likuan. Ang gusto ko talaga sa ADB, ang sarap iliko-liko. Parang naka-ano eh, naka-GS, mini-GS ng scooter. Hindi, joke lang yon, medyo OA na yon. Way far beyond naman, syempre, iba na yung GS. Pero ito, sa commuter bike, parang ito yung top of the line na pwede talaga natin makuha. Sarap i-maneho, kita nyo yung balance. At iwas-iwas-iwas mo, itutuwid ka sa gitna eh. Though, ito yung napansin ko ha, sa acceleration. Medyo ginudge ko kasi yung mga unang napanood ko na nag-review nito. Sabi ko, bakit sabi nila, medyo bitin daw dun sa torque. Bitin daw sa alis. Parang 150 pa rin, yung konting-konti lang yung jump. Sabi ko kasi, yan kasi ano eh, sanay kasi kayo sa mga big bike at iba pang mga motor na talagang pang malakasan. Kaya talaga pag nag-jump ka dito sa mga ganito, isipin mo, mahina. Pero ako na galing sa commuter bike, everyday use ko is commuter bike, I can say na ma-attest ko nga hindi siya ka-overwhelming, tipong masasabi mo na super lakas nung alis. Maybe that's because compared na limbawa let's say sa PCX, ang dahilan maaari ay magkaiba sila ng bola, ano, mas malaki, mas mabigat ang bola ng ADB compared sa PCX. So kung papalitan nyo to ng bola, I think mamamaximize nyo yung alis nito. Okay, bardagulan pa din. Meron pa din siyang lagapak sa mga lubak, syempre kapag sinagasaan mo, iba pa rin. Hindi naman to totally na wala ka nang mararamdaman, syempre may mararamdaman ka pa rin. Yun lang, mas confident ka na pag may bigla ang lubak na ganyan, and then sa long ride or even sa mga dinadaanan natin na lubak-lubak, medyo less yung stress sa lower back natin, no? But it's not adjustable, ah. Correct me if I'm wrong, parang sa pagkakakita ko kanina, yung kanyang shocks, no, hindi adjustable. So, pagtsatsagaan mo talaga, walang pakiusapan. Ano lang, tiisan. Parang gano'n, tiisan. Ayan, stuck eh. Since di naman siya na-adjust, kung ano yung binigay, yun yung pagtitiisan mo. Unless, syempre, naka-showa shock to eh. Hindi ko alam kung mas-trip nyo yung mga aftermarket na pwedeng ma-adjust. Para nakakapanghinayang din kasi alisin yung pinaka-stock shock ng ADV dahil nga branded. Isa nga yan sa binayaran natin eh. Though, if you're not satisfied then go for it. Kasi it's for your riding comfort naman talaga eh. Pero sobrang smooth. Masasabi ka na sobrang smooth niya. Ganun talaga yung mga makina ng Honda eh. Super smooth talaga nila, halos wala kang marinig na engine noise. Merong konti, kaya nararamdaman ko yung pagka 160 niya eh. Parang scream ng engine niya, but compared sa iba, sa kanyang kategorya ng mga ibang brands, masasabi kong tahimik to. Tingnan natin, feeling ko kasi nasa gitna yung alis niya eh. Hindi naman sa bomba talagang ganun eh. Kasi pag binomba mo, talagang mabait eh. Yung 150 niya, may ganung karakteristik din talaga, sobrang bait. Parang wala kang binomba. Pero ito, may konti na eh. May konting sipa na compared sa 150 eh. Not to the, ano na, ma-overwhelm ka na, wow, wala ka. Hindi yung ganong klase. Pero kaya niya, may kakayanan siya. Kagaya nito, may angkas naman ako. Damang mo na nasa around 160cc category ka. Okay. For the bumpy roads, nararamdaman ko pa rin siya. May pagka-stiff eh. Kaya siguro di ako nag-aalangan sa high speed. Natutuwa ako kanina pagka medyo, di naman super high speed, siguro mid-range speed lang. Let's say 40, 50s. Ang sarap niya ipang cornering dahil sa stiff yung suspension niya. Nagugustuhan ko siya ipang liku-likuan kanina. Though, makakasiisipin mo, just setting proper expectations, na kapag ka nakasagasa ka ng mga ganitong lubak, mararamdaman mo pa rin. Ayan o. Nararamdaman mo pa rin siya, netizens. Yung mga ganyan lubak, bumabangga ka pa rin eh. Sa humps, smooth, walang tukod ng front shocks. Malalaman ko mamaya sa mas malalaking humps. Pero sa mga lubak, just setting proper expectation. Ha, anong masasabihin ng iba? Siyempre, lubak mo eh, mararamdaman mo talaga yan. What I'm saying is, expected kasi ng iba na sagasa lubak ka na sa ADV 160. Na kahit anong lubak dyan, parang feeling mo hindi mo na siya mararamdaman. Parang lubak ba yun? Unfortunately, hindi siya super smooth na ganun na iniisip natin, no? So, malalaman ko pa mamaya, may mga lubak pa daw. Pero ito yung mga lubak na nadaanan ko na dito, mga pinagsasagasaan ko lubak. Damang mo pa rin sa lower back mo yung tigas eh, no? Ayun, no? Damang mo pa din eh. Yun lang ang maganda sa high speed. Kahit may bigla ang lubak dyan, okay. Yun ang maganda sa stiff na suspension. Doon kayo, sa mga regular na andaran natin, mararamdaman mo yung pagka-stiff na yun. Wow! Di ba?
160 na 160 pa rin. Walang alangan sa mga gantong overtaken. Though at your own risk, ah, netizens, ah, I'm just testing it. On a daily basis na pwede natin siyang gamitin talaga. Like, ganyan, may mga small traffics or maybe heavy traffics pa nga mamaya doon. I really don't know. But we will see. It's a Sunday, but it's still afternoon. Marami pa rin nagagala dyan. We will see. Kamusta sa traffic situation. Pero as far as my experience with the ADB 150 before, kung saan kakasya ang mga maninipis na motor na kagaya niya, nabawa let's say Mio Sporty or Honda Beat, lusot din to. Hindi siya as intimidating as what you can see on the outer appearance of it. Hindi siya ganun kabulky. Siguro at first mag-aalangan ka syempre, kinakabisado mo yung size ng motor mo eh. Pero it's still a motorcycle na pwedeng-pwede sa mga singitan. Okay, overtaking, hindi na ako nag-hesitate. Alam ko na yung kanyang kakayanan. At yun nga, dahil ang sarap din ipang cornering and banking, kahit na medyo mga paliko-paliko, walang dalawang isip. Diba? You can overtake the brakes. It is ABS in front. So I'm always using both brakes naman. Okay, let's go. Acceleration test. Let's do this. Wow! Sobrang smooth, ha? Halos hindi mo na mamalayan na tumataas na yung speedometer mo. Ganun siya ka-smooth, netizens. Parang yung click ko din. Sobrang smooth talaga mag-timpla ng Honda. Pero ito, of course, mas confident ka mag-high speed ng konti. Let's say, up to 80 or 90. Kasi may windshield. Less yung stress ng tama sa akin ng hangin at hindi gaano nakakalula. Unlike sa click, nalululaan na ako doon kapag ka nagmabilis tayo ng ganito kabilis. Hindi ko kaya. Para kasing pinipilit mo yung maliit na motor. Pinupush mo siya sa limit niya. Ito, release check. Release check. Stiff talaga, netizens. Stiff talaga. Yung dati mas okay, no? Yung ADV 150, netizens. Favorite ko kasi na Lourdes yun eh. Parang nalulusaw yung mga lubak. Yun yung napapansin ko, ha? Kasi malinaw pa sa isipan ko. Ilang test drive kasi ako noon. And napahiram tayo na for quite some time. Dalagang ginamit namin yun. Pupunta kami Maynila for the 150. Sobrang ganda ng suspension, no? Dahil may pagkamabait ang torque and acceleration nito. Dama mo na sa bawat piga, may kaakibat na tipid sa gasolina. Unlike dun sa PCX 160, yun kasi may alis talaga yun eh. Sumisipat agad yun eh. Ang downside lang doon, syempre of course, mas malakas sa gasolina. And one thing na napansin ko pa, no, may konting delay yung bulusok nito eh. May konting delay. So kailangan mong bumuelo. Para siyang kotse eh, no. Kailangan mong bumuelo bago ka umovertake. Makuha mo muna yung momentum ng speed mo bago ka rumatrat. Hindi siya yung bawa, nakadikit ka sa sasakyan, tapos naisipan mo umovertake right away, tapos bigla ka mag high RPM. May delay ng konti bago ka sumibat. Yun yung nakikita ko. Kasi nga mabait siya eh. Hindi siya yung response. So don't get me wrong, okay? I'm just telling my honest opinion and observation para mas fair dun sa mga bibili and setting proper expectations. But it doesn't mean na hindi ko siya nagustuhan. Dahil gustong-gusto ko siya, lalo na sa high speed, I think this one is mas designed para mas ma-enjoy natin yung speed at our own comfort, di ba? Parang I think yun yung hinahatid ngayon ng bagong 160. Kasi maganda na yung ADV 150 eh. And parang ang character nun, comfort talaga eh, yung hinahatid nun eh, nung dumating sa atin yung sa Pilipinas eh. Until nilabas yung 4 valves at 160cc edition, anong may upgrade mo from a 150 na komportable? Siyempre, yung mga tao, they're expecting na sarap na sana ang ADV 150. Kulang lang talaga sa lakas, sa bilis. So I think this one is enhanced para mas ma-enjoy natin yung high speed, no? On a much faster facing than the 150. I didn't say na hindi kaya magmabilis ng 150. Kaya din niya, parang nasa gitna at dulo yung kanyang speed. Pero this one, actually konting delay lang. Tapos ano na, bulusok na rin. May bibigyan niya na rin agad, no, yung satisfaction mo sa power output. Kita niyo naman, traffic situation, kasha. The brakes are very responsive. Malapit na tayo dun sa mga akyatan-akyatan part. Pupunta kasi ako event netizens. Traffic. Fuel nito, 1 bar na lang, you know. Testing natin magkano full tank. Malaki-laki gas tank nito. Alright, ito na yung isa sa mga una. Parang level 1 na paakyat. Yan natin, buwelo tayo onte. Level 1, paakyat. Easy peasy. Oh, mas nahirapan pa nga yung high ace eh.
easy peasy, madali madali, kaya-kaya niya. Mamaya dun sa Matarik, dun ko siya i-max out. The brakes are responsive, mabilis. Dun sa sudden incidences, kagat-agad, galing, maganda yun. Mas magkakaroon ka ng tiwala sa motor mo. Especially, parang dinisign niya, kagaya na sabi ko kanina, para magmabilis tong isang to. Now, you have the confidence dahil tinernohan ng responsive na brakes. Yun, oh. Yun talaga. Doon talaga siya design. Konti nagmamadali. Pagas tayo, pagas. Check natin kung magkano. Magkano ang full tank. So yun, netizens. Testing natin ngayon kung magkano ang full tank ng ADV-160. Ganda ng kulay black, oh. Kaya papapull tank natin ngayon XCS or kulay pula. Ilan kaya? Hulaan nyo nga. Pag nahulaan nyo, kayo na magaling. Charot. 71 per liter. From 1 bar to, ah. Tignan natin kung ilang litro haabutin. Ganda ng black. For the black. Sa lahat ng pagpapagas ko, parang ngayon lang ako kinabahan, ah. Yan. Pagpapagas ko, commuter bike lang to, netizens, ah. Scooter. Hindi siya big bike. Apo, sagad yan, sir, hanggang kaluluwa. Charot. 6.57. Abot yata ng 7 liters. Okay. Yeah. 473 from 1 bar. Nakaabot ako ng 6.63 liters ADV-160. Yun. Ayun ang full tank niya, netizens. Pogi, no? Team Black. Okay na. Abutan kami ng ulan. Yun, o. Shoutout kala, sir, o. Hey, kasing. Let's go. For the ulan na. Nalimutan ko yung gloves ko, pero malambot yung handle grips. Malambot. Ganda. Masarap sa kamay kahit nakalimutan mo mag-gloves. Hindi nakakapaltos, ano. Ito na yung exciting part, netizens, kasi papanik na tayo. Matatarik na panikan. Mala ko sana ang dalhin dun sa Lubakan, pero dito pa lang sa mga simpleng Lubak, basa ko na, eh. Kung ano yung kaya niyang i-offer, eh. For high speed talaga yung suspension niya. Actually, for low speed, okay din, ha. Yun, may delay talaga, netizen, sa overtaking. May konting delay yung sibat, eh. Pero pag nakuha mo na yung momentum ng andar, ang sarap na yung maneho. Though that's something kasi na hindi ko na-experience sa aking Click 160. Siguro nga dahil magkakaiba sila ng bola. Kung mas prefer nyo yung biglang alis, yun, papalit kayo ng bola. Yung kasing PCX saka ADV na 150 version before, ang difference nila is yung sa ADV before na version 20 grams, and then sa PCX 150 naman before is nasa 16 grams, if I'm not mistaken with the numbers, ah. Correct me na lang if I'm wrong. So, I think same grams applied dito sa mga motor na ito kahit nagkaroon na sila ng 160 version. Ito nga, sagasaan ko nga ito. Okay din yun, no? Ayos din naman. Ayos din yung suspension, netizens. It's not as stiff as yung ibang na-try natin na stiff talaga. Pang high speed lang ikaw mag-enjoy ito. Oo, tama. Ito dito may mga lubak pa dito, eh. Dadaanan mo talaga dito lahat, eh. You know? Yan. Oo, diba? Lusaw ang mga lubak. Okay din. Mabilisan na lubak. Oo. Meron pa dito. May mga lubakan pa dito. Takot pa din ako. Takot pa din ako sa lubak, eh. Yung ano, yung rider instinct. Kusa kang iiwas sa lubak. Kaya tinetest mo siya. Dito, medyo lubakan dito talaga, eh. Okay din. Maganda rin, license. Ito, lubak. Okay din. Maganda siya sa lubak. Well, that's the essence talaga. Kaya tayo nag-ADV, di ba? Kaya thank God. Night testing sa pangalawang pagkakataon. Na-satisfied. Yung una, nabansagan agad. Stiff to sa lahat ng klaseng lubak. Ito na, unang paakyat. Let's go. With angkas. Full throttle. Wow, not bad. Not bad at all. Mas mabilis na siya compared dun sa dati na panik namin dito. Nasa around 50, 55. Ngayon, nasa 71, 72. Yun yan. Biglang kalubog. Tama ka si Lourdes. Kaling pala si Lourdes mag-review, eh. Oh. Ito mga ganito, easy lang, eh. Easy peasy. Okay, lubak-lubak pa rin tayo. Lumak-lumak pa din tayo, guys. Hindi ka mapapapikit. Parang, nalubak ako. Eh, lubak ba yun? Charat. Sinasagasaan ko na talaga yung lubak, ha. Oh. Laki nun. Yung leg room niya parang mas humaba, no? Before, sabi ko, bitin to sa matatangkad, eh. Ngayon, sakto na to. Parang mas friendly na siya sa taller riders. Yung seat height, friendly talaga sa taller riders. Kasi may kataasan na, no? Super tiptoe ako, eh. Pero mas ano pa rin yung dati, babe. Oo. Sabi niya yan, di sa akin yun ang galing, ha? Sa kanya. Mas maganda daw talaga yung dati. O, di ko lang alam. Baka iba lang yung pakaramdam namin that time. Kasi,
Ang motor pa lang namin ang talagang pang everyday ano eh, Mio Soul eh. Eh yun talaga, tagtag talaga to the bones yun eh. Kaya alam, pagpunta ka ng mga Maynila, bandang mga Caloocan, Tondo, mga malalaking kalsada doon. Pero now that we have tried a lot, commuter bikes namin, talagang pang daily use, mga ganitong segment, nakakaroon na kami ng mas malawak na comparison, mas malalim na opinion ba. Parang sabay tayo nagmamature na edisense eh. As we go along the journey of reviewing motorcycles, mas nagiging accurate na yung mga opinion natin. Kaya maraming salamat sa suporta ninyo kasi nag-grow na rin ako kasama ninyo. So meron pa tayo naantay, no? Konting kapit lang kasi hindi pa tayo tapos. Papakita ko na yung doon sa Ahunan. Yun ang malaking palaisipan eh, yung Ahunan. O kung kamusta ba, meron dito eh, parang level 3 na Ahunan. Ano, level 4 eh. Kasi yun, kanina level 2 yun eh. Yung mahaba, long stretch na Ahon. Naka 71 tayo eh. Tingnan natin dito makailan tayo. Ito, Ahon din to. Slow phase lang tayo. Ito na. Level 3. Ahon, Ahon. Kaya lang may buwelo eh, oh. Malaki buwelo ko dito eh. Hindi ako nag-full throttle ah. May buwelo ako eh. Easy, nakabuelo ko, nakabuelo ko. Malaki yung buwelo ko. Hindi ako nag-full throttle. Ito na, last na Ahon. Ito talaga, hindi ako bubuelo, Nedisense. Para sa inyo, i-slow ko lang dito sa pababa para ma-check ko yung engine brake. Hindi ko alam kung masyado lang kami mabigat at 124 ba, babe? Kilograms. Tuloy-tuloy eh, oh. Hindi ko masyado damay yung engine brake. Alalay sa preno. Kung mabilis kami masyado, ito. Di ako ano. Okay, let's go. 3, 2, 1. Full throttle. na pa ako. Kasama ko si Lourdes yun. Masyado mabigat yun. With OBR, naka 55 dito. Medyo matarik yung isang yon. Wow! Para siya sumasabay sa mga 2 valves kapag solo ko. Halos ganun lang naaabot ko dyan, mga 55 niya. Pero ito may angkas ako eh. Ayos, Ahunan. Kaya niya, Nedisense. Kayang-kaya umahon. And yun nga, yung kanina, yung kaibigan natin si Brent. Nasa 100 plus kilos yung weight niya. Pero ano, okay naman daw siya. Pumanik sila ng Tagaytay kanina. Getting by. Kayang-kaya naman. May pagsabayan ng ADV 160. Though, again, just to set proper expectation din, Nedisense, it's not the strongest, no? Hindi siya yung pinaka malakasang torque. Mas nalalakasan ako dun sa PCX. Yun nga kasi nga, siguro dahil sa bola. Pero pag nagpalit ng bola yan, baka magtabla pa yan. Make sure kabisado yung motor bago umovertake. Kabisado nyo kung ano na yung kakayanan niya. Pero so far, I'm enjoying it. Enjoy, nakaka-enjoy na this is, nakaka-enjoy. Ang sarap pa rin talaga yung maneho ng ADV 160. And siguro to wrap it up a little bit, the brake is responsive. Kaya niyang pumanik kahit matarik. Wow, bars. Kayang pumanik kahit matarik. The fuel economy, siguro i-update ko na lang kayo sa bawat piga ko kasi nararamdaman mo na agad yun sa motor eh, kung malakas ba sa gasolina o hindi eh. I think this is budget friendly pa rin for us as commuter bike. Super friendly pa rin ito pagdating sa fuel consumption, Edisense. And sa looks, yun talaga ang panalo, palalong panalo. Isa sa pinakamaganda na motorsiklo talaga. Kung hindi man ito ang pinakamaganda, comment nyo sa ibaba kung anong mas maganda. Isa sa may pinakamagandang design ng motorsiklo. Kung papugian lang ang labanan, ah, huwag ka nang pumalag. Head turner, Edisense. Talagang para ka na rin naka big bike halos yung pakiramdam, yung tingin sa'yo ng tao sa kalsada. Alam mo naman yan eh, dominance. Do size matters for the ADV 160? Yes! Windshield for more riding comfort. Ease na hindi ko naramdaman na bugbog ako. Kita nyo naman, nakapolo pa ako, diba? Hindi ako naka-riding jacket ngayon kasi may event kami. Comfortable ako sa hampas ng hangin sa akin. Si Uber Lourdes, nagustuhan niya rin yung kanyang seating position doon. Though may konting manhid daw at ngalay. Siguro, hindi ito yung may pinakamalambot na upuan na matatry ninyo. I do believe na meron namang aftermarkets dyan kung hindi kayo satisfied dito. Eh, hindi ko na nararamdaman yung parang lumulubog yung upuan, yung plastic niya lumulubog, tapos umipitik pabalik. Wala nang ganun sa
sa upuan, no? Hindi ko na yung nararamdaman. And pagka mga sagasa sa arms, wala na rin yung parang nasasaktan yung engine, yung parang parang gumaganon. Wala na ako naramdaman na ganon. This is, I think, is improved. Though, stay tuned lang kayo kasi may lalaman pa natin yung mga issues na pwedeng lumabas. Or sa mga owners dyan at nakapag-try na ng ADV 116, comment nyo sa baba kung meron pa kayong mga katanungan sa bikes ninyo na na-obserbahan ninyo. Normal ba ito? Hindi. Magtulungan tayo sa comment section para matulungan pati mga future buyers natin dyan. I think that's it, netizens. This is still a really great bike. Is it worth the money? Yes, definitely. 164,000, bibili ba ako nito? I think it's really worth your money. Hindi lang naman yung all about speed to, netizens, eh. It's all about susumahin mo ang overall riding experience mo sa kanya. Yung pride of ownership, Honda, Pogi, and this is, I think, top of the line na mabibili mo sa commuter bike. So, it's a yes, yes for me. Hoy. So yun lang, netizens, medyo dumidilim na rin. Ano pang ibang gusto mong gawin natin dito sa ADV 160, or gusto nyo ba lagyan natin ng part 2? Kasi first impression ride pa lang to, eh. I'm sure may mga mararamdaman pa ako dito at maobserbahan as we go along. Comment nyo lang din sa ibaba. Kung nagusto nyo ito, netizens, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Maybe on the next video, lalagyan natin ito ng mga konting accessories, no? Para mas mag-enjoy kayo sa mga future owners. Alam mo naman, ayan ang kasiyahan natin mga riders, eh. Lagay tayo ng mga konting abubot sa ating mga motor para mas lalong pumogi. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bilis, no? Woohoo! For the Lubabs.